Okay guys, good morning mga ka-DIY. Ayan, ito na naman po tayo. Mag-i-install po tayo ng central lock system. Ayan, central locking. Tapos at the same time, mag-i-install din po tayo ng alarm. Ayan, para magkaroon siya ng keyless entry. Ayan. So ito, ipapagawa pa po natin ito. Papagaya natin yung susi niya. Ayan. So yung remote niya, andito na po mismo sa susi. Ayan, ito yung module. Ayan, wirings. Ayan, puro disuksok lang naman po yan. Ayan, tapos kasi ito wala po siyang existing na mga actuator. So magbubukas po tayo ng mga pintuan ng double wall. Tsaka iano po natin, i-install po natin to. Ito yun po yung mga brackets niya. So hahanapan natin ang pwesto na ma-install natin ito. Ayan, ma-install natin yan, yung actuator. Yan, ito yung mga rod nya papunta doon sa yung lock, yung door lock. Yan, para yung actuator na mismo yung maglalock at mag-unlock doon sa door lock. So yung wirings nya nito. Yan, so iti-tape muna natin. Sa dulo nyan may mga sockets. So yan po yung mga sockets dyan. Yung actuator na limang wire, yan po yung pinaka-control nya, driver seat, sa driver side. So yung pinaka-control nya yan, tapos may isang extra. So pwedeng ikabit din ito sa kabilang side. Yan to module. Yan, dito yan. Yan. Ito yung power supply nya. Yan, itim, ground. So ito tornilyo mo lang dyan sa muwer doon, sa kung saan may malapit doon sa may manibela kung saan mo ilalagay yung module mo. Tapos yung positive, yan, may fuse. So hanapan mo siya ng live wire, yung steady live wire na kahit walang susi, kailangan may power siya kahit walang susi. Kasi of course pag nasa labas ka, hawak-hawak mo yung susi. So pag pinindot mo yung unlock, kailangan mag-unlock siya. So kailangan may steady siya na power supply. So yung power supply na hanapin mo doon, maghahanap ka doon ng pwedeng pagkabitan ng positive malapit doon sa paglalagyan mo ng module sa may manibela, na kahit walang susi, may power siya, steady. So pag nag-test po niyan, ganito lang po 'yan. Dalawang klase po yung yung tester ko dito. Yung isa, ito. Pwede rin ito para at least nalalaman mo kung yung nakita mong live wire 12 volts po ba siya. Yan. Or ito. Yan, yung common na tester. Yan, so ilalagay mo lang sa ground. Yan, ikiklip mo lang sa ground. Tapos yun, hahanapin mo na doon sa wire kung saan yung may ilaw, umiilaw ito. Yan, pag umilaw siya, ibig sabihin, doon po, may live wire. May positive siya. So kahit wala yung susi, kahit naka-off, kahit hawak mo yung susi na ibulsa mo, pag nilagyan mo yun ng ground at tinusok mo doon at umilaw, ibig sabihin, pwede po yon, mayroon pong power doon. So yun, pwede mo ilagay yung eto, yung positive nya. Yan. Tapos dito po sa sliding, kasi
naglalagay tayo ng actuator dito sa loob para mag-trigger po nito yung actuator kanina na pinakita ko. Yan. Yan, iti-trigger niya yan. So ngayon, ito po yan. Yan, tapos sa mga wirings, mayroon din po dyan na yung papunta sa door switch. Para pag nakabukas yung pinto, masisense po ng alarm na pag nilock mo siya sa remote, pinindot mo yung remote ng lock at may bukas po na pinto, after mga 15 seconds po, mag-a-alarm po siya na i-re-remind kanya na may naiwan pong bukas na pinto. Yan. At the same time, yung feature na yan doon sa yung door switch, siya rin po yung magde-determine. Nyari, no? Aalis ka na. Diba sabi ko, pag nag-apa ka ng preno, maglalak siya ng kusa. So, hindi po siya maglalak ng kusa hanggat mayroon pong bukas na pinto. Yon, hindi po siya maiti-trigger ng automatic locking pag may pintuan pa po na naiwang hindi nakalapat. Yan, so yan mga connections niyan, sa ignition switch, tapos sa brake switch, door switch. Yan. Yan, nasa ano po yan? Nasa manual, kaya po pagka bumili po kayo nito na alarm, siguruhin nyo po nandun po yung manual, pati po yung mga ganyan, yung mga central locking system, kasi nandun lang po yan, nakalagay po yan dun sa manual dyan sa loob kung anong kulay dapat ang gagamitin kung saan siya papunta. Ayan. So ang anuhin mo na lang dyan, ang hahanapin mo na lang dyan kung saan ba sasasakyan mo itong side door. Yan yung blue. Yan. Yun yung sa door switch. Yung white, yun accessories. Pero ignition po yan dapat. Sa ignition po. Hindi po yan sa accessories. Yan. Tapos mayroon pa dyan. Yan orange. Yan sa brake pedal. Tapos yung green. Yan. Sa trunk kung kotse ang gamit mo. Separate mo. Maglalagay ka ng actuator para sa trunk. Yung hinahatak mo yung pagbukas ng trunk, lalagyan mo na actuator yon. Tapos pink, yan, siren nga. Yung red, yan, live wire. Brown, yan, papunta sa flashing light. It's either sa signal light or sa parking light. Yan, yellow. Ayan, ito sila, yellow, white, yan, sa central locking yan. Yan sila. Okay. So, mamaya po, makikita po natin yan lahat. Okay, sige po. Okay, ito pa po pala. May isa pa po akong ano sa inyo. Yan, ito po yung switch. Mayroon din po siyang ano diyan, designated na slot. Yan, may socket po siya. Ito po yung switch na to. Ito po yung disarm switch. Just like for example, nag-trigger po yung alarm. Tapos i-ano mo na siya, i-disarm mo siya. So i-on mo lang yung ignition, tapos pindutin mo lang to. Yan. Ito naman, ito po yung pinaka shock sensor nya. So ito po yung ano, ito po yung pag ano, kinalaw mo yung sasakyan o pag kinatok mo siya, mag-a-alarm at magbi-blink. Yan. Minsan nga pagka masyadong mataas po yung sensitivity yan. Ayan, may adjustment po yung sensitivity. Maximum, tapos yan. O, yan. Pag mataas pong sensitivity niyan, minsan kahit may maingay na motor lang dumaan, mag-iingay po siya. Kaya sa panahon ngayon, ang ginagawa ko po dyan, talagang tinatanggalan ko po ng sensitivity. Kasi po, madidrain, mauubusan po ng power yung battery kung panay may dumadaan na motor na maingay, panay yung tunog niya, panay yung ilaw ng
yung blink niya ng hazard or ng parking light. So kung magdamag po yung ganyan siya na may naririnig siyang maingay, eh hihina po yung battery. So ang ginagawa ko po, either hinaan mo yung sensitivity or tanggalan mo ng sensitivity, kasi anyway pagka binuksan naman po at na-sense po ng door switch na nagbukas yung pinto, automatic naman po mag-a-arm po yung alarm. Yan. So ganun lang po yon. Okay, sige po, sige po. Okay, mga ka-DIY, eto na po. So maghahanap po tayo dyan ng power. Yan, so ito yung ginamit natin na tester. Yan. So nag-ground tayo dyan. Yan. Tapos ngayon dito tayo maghahanap, kasi itong linya na ito, ito sila, itong grupo na ito, ito sila yung galing doon sa ignition switch. Yan yung may dilaw. Yan. Ito sigurado ako ignition ito. Yan. Tapos isa sa kanila yung start dyan, tsaka accessories. So malamang yung puti, yan po ang steady, yung sinasabi kong kahit wala yung susi, steady siya, mayroon siyang power. So check natin, ito siya, ito. So kailangan iilaw kahit walang susi. Ayan. See? So ibig sabihin may steady siya na power. Ayan. Itong white na to. Ayan o. Ayan. Yun siya. Yan. So ito wala. So magkakaroon lang siya kapag nag-ignition on tayo. Pag nag-ignition on, kailangan makikita nyo nag-ilaw yung battery tsaka oil. Unang pihit mo, accessories. Pangalawa, yon on. Yan. So kasabay po siya dito sa battery tsaka sa oil. And doon sa kabila yung oil. Yan. Yan. So kailangan ito siya, yung linya na yon, sasabay siya. Yan. So dyan po tayo maglalagay ng yung sa alarm. Yan yung papunta, yung sinasabi doon na accessories, pero hindi accessories po, sa ignition on po tayo. Tapos steady power, dyan tayo kukuha. So make sure lang po na pag nagsundot-sundot kayo dyan, test light po ang isusundot nyo, ha. Hindi po yung buong wiring, kasi baka madidisgrasya po yung computer box. Tapos siguruhin lang po na yung live wire dadaan talaga sa fuse, para kung ano't ano man ang mangyari dito sa module, sa alarm, puputok lang po ang fuse. Yan, 15 amperes po yan, blue. Ang pula, 10 amperes. So ngayon maglalatag na po tayo ng wirings. Tapos next natin na step, ipaplat po natin sa mga double wall yung apat na actuators. Yan, ito. Ito mga to. Para connect-connect na lang po tayo. So, nahanap na natin yung paglalagyan natin ng connections. So, next move, latag yung wiring. Idadaan na natin kung saan siya pwede dumaan hanggang makarating sa mga pintuan. Ang bawat dulo ng ginawa nating harness. Yan, yung blue tsaka green. Yan, dito rin yan, dudugtong sa actuator, blue at green. So hindi po kayo maliligaw dyan. So pag naiplat na natin yan, naiattach na natin yung mga actuator, kukonnect na yan,
magsisimula na po tayong mag-ayos ng wirings na para hindi siya yung magulo-gulo. Okay, sige, sige po. Okay, guys, final. Yan na. After nito, and ayusin na natin yung wirings pagkatapos. Demo ko lang muna. So, unlock. Lock. Lock. Yan. Unlock. So, side door. Yan. So, back door. Lock. Yan. Tingnan nyo po, may bukas na pinto. Tapos ilalock ko siya. Maya maya po mag-a-arm po siya, mag-a-alarm. Reminder. Na, yun, may naiwan kang pinto. So, pero narado mo naman, lock mo, wala pong tutunog, hindi po siya tutunog unless otherwise kung bubuksan siya ng persahan, mag-a-alarm siya. Yan. So like for example, ganito ito, kunyari sarado yung pinto, pag pinindot mo yung door switch, big sabihin sarado yan, tapos nilock mo. Yan. Tapos daya palagay natin binuksan yung pinto. Yung door switch na release. So, hindi ganun. So pag binuksan yung pinto, mag-a-alarm talaga siya. Yan. So ito pa, isa. Ignition tayo. Pretend natin na sarado. Alis ka na, sarado. Ganyan. Tapos naka-on. Ignition mo, naka-on. Yan. Sarado yung pinto. Kunyari, aapak ka ng preno. Pag hinapakan mo yung preno, maglalock po siya. Yan. Okay. Tapos pag tinanggal mo naman yung susi, kunyari tapos ka na, patay mo na yung makina, tinanggal mo yung susi, mag-a-unlock siya. Pag nagpatay ka ng makina, mag-a-unlock siya. So, yan. Okay na po yan. Yung hindi ko lang po ikinabit, yung sa parking light, at saka, yung sa, or sa signal light, hindi ko muna siya ikinabit. Yan. Mamaya ikakabit po natin yan. So, okay na po siya. So, ipa-final lang natin to. Dito po pala. Yan. Sa central locking. Ito. Yan. Okay. Itong column na to. Ito. Ito sila yung sa central locking. Pinutol ko lang yung ito. Yung dalawang dilaw. Yung dalawang orange, orange tsaka orange black, sinama ko sa ground. Yan. Pwede rin po. Pwede rin ay putulin mo to at hindi na siya isasama dyan. Pero babaliktarin mo ito. Yung close signal, which is yung white, ilalagay mo sa white dito. Sa module na ang central lock. So parang binaliktad mo siya. Pero kung gusto mo, itlagay siya sa tama. Yan, ganyan-gaya niyan. Yung white na may black, yan po yung open open signal. Yan. So, kailangan may ground po. Yan, silang dalawa. Ground. Yan. Yung pink,
papunta sa siren. Dito ko nilagay yung siren. Ayan. Ayan po. Dito ko pinadaan yung wire. Ayan. Tapos, live wire. Red. Yung blue. Ayan. Yan po yung door switch. Tapos, orange. Ito. Brake switch. Yan. So far wala na. Ito yung green sa trunk. Pag sa kotse, sa trunk ito. Kung meron kang actuator sa trunk opening. Yan. Ito po yung sinasabi kong dalawang brown na sa parking light or sa hazard signal light. So, pwede ikabit yan. Yan. Yung yellow, ito, pinutol ko siya. Kasi hindi naman natin na magagamit yung yellow sa anti-carnapping. Hindi tayo nagkabit nyan. So, yan. So, okay na po. Yan. Magkakasama sila sa ground. Tsaka sa, tsaka sa positive. Okay, so ayusin na po natin yan. Yung wireless. So, okay. After na maayos yung wirings, lalagay natin dito, tatago natin yung mga module. Yan, tsaka yung pinaka shock sensor nya. Yung maliit na box. Tapos, tatakpan na to. Yung mga wallings, tatakpan na natin. Ibabalik na natin. Yan, tulog na sila. Yan, babalik na natin yan. Patik ang mga ceiling. Yan. So, after nito, good as go. Good to go na. Okay na siya. So, sana, kahit papano po, ay nakatulong po itong video na ito para sa doon sa mga gustong mag-DIY, yung magusto mag-install ng alarm and central lock system. So, ganun lang po. Kailangan nandyan po yung ano natin, manual para hindi po kayo nahihirapan na i-analyze. Pag may manual po kayo, sigurado po maikakabit nyo po yan. Tapos, yung pag-mount po, diskarte lang po yan na hindi siya tatamaan ng double wall. Nakatago. Walang nahahamba lang dyan. Yan. So, yan. Okay na to. So, salamat po sa inyong lahat sa panunood. At sana nakatulong po. Sa sunod po ay gagawa po tayo ng video na iba naman tungkol sa makina. Yan, puro electrical po muna tayo ngayon. Okay? So, salamat po.